So we will start ngayong gabing ito. Ako po naniniwala na gusto ko lang i-welcome uli yung mga first time. Life Connect po is about, ang goal po natin dito sa Life Connect ay ma-reconnect ang mga tao sa ating Panginoon Diyos amang nasa langit, sapagkat we have been disconnected because of disobedience of Adam and Eve. Kaya tayo ay na-disconnect sa ating Panginoon. Ang acronym po ng life ay Living in Father's Environment. At lagi po natin sinasabi yan dun sa mga, para mas maintindihan ng mga first time na naka-attend. Ang nawala po sa atin ay yung ating connection sa Amang nasa langit. Kaya bumaba ang Panginoong Jesus upang tayo ay i-reconnect muli sa ating Amang nasa langit. At dito po sa Life Connect, dahil nakafocus tayo sa Father, Living in Father's Environment, which is sinunawala po sa atin, alam naman po natin na yung Father po natin in heaven ay may kingdom. Kaya dun sa panalangin na Our Father, who art in heaven, thy kingdom come, thy will be done. That kingdom is a spiritual kingdom na kung saan po na yun ang gusto ng Diyos na mapabilang po tayo. Dalawa lang po yan, dilim at liwanag, kaharian ng dilim at kaharian ng kaliwanagan ng ating Panginoon Diyos. So, yun po, no? So, ang buong mundo ay napakadami na pong religion sa buong mundo. At man is looking for something na talagang alam niyang nandoon sa katotohanan. Tama naman talaga na ang mga tao ay maghanap ng isang mapupuntahan na sila po ay nasa tama. Dahil tayo po ay natatakot for our eternity, natatakot tayo para sa ating spiritual na buhay. But we're happy to let you know, in spite of all religion sa buong mundo, dito po sa Life Connect, what we are introducing to you is what Jesus introduced when He was here on earth. Wala po siyang ibang binigay sa atin kung hindi po yung kaharian ng ating Amang nasa langit. At gusto niya makabalik tayo, ma-reconnect sa Ama upang maging Ama natin siya muli, upang tayo ngayon ay may gabay ng ating Ama. At ang ating pong Amang nasa langit, ito po ay mapagmahal na Diyos. He is a very loving God. That's why we are celebrating this month about Love Month. No? So, at yung love na yan ay natutunan natin sa pamamagitan din ng salita ng Panginoon. At yun ang pag-uusapan po natin ngayong gabing ito. Pero bago yun, tayo magmanalangin muna. Lord, Father, we thank you and be with us tonight. And guide each and every one of us. Lord, be our teacher tonight. Holy Spirit, we welcome you. Thank you, Father, for lavishing us with your love, and we will love others the same way. In Jesus' name, amen and amen. So mga kapatid, we are not promoting religion here in Life Connect. We are just promoting the kingdom of God. At alam po namin na ngayong gabi, hindi aksidente na nandito ka. Alam namin na meron plano at may maganda ang gagawin po ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. At ako po naniniwala na ngayong gabing ito is a very special night because we believe na talagang mabibigyan tayo, hopefully, at sa tulong ni Lord ay tayo bigyan ng mga kaliwanagan po sa ating understanding, lalo na patungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon. So pag-usapan na po natin, the title po of our topic for tonight, mga ka-Life Connect, ay the truth about God's unconditional love. So the truth about God's unconditional love. So alam natin that God is love. Yan yung sinabi na po yan sa 1 John chapter 4, that God is love. At yung kanyang pag-ibig sa atin ay unconditional. Pero aralin po natin ito maigi. Kasi po, dun pa lang sa title natin, sabi ko dito, the truth about God's unconditional love. Kasi kailangan malaman natin yung truth. Because, alam niyo po, any topic from the Bible, it can have an error sometimes pag mali ang ating pag-intindi. Ano mang klaseng topic yan, kahit nasabi mong grace, kahit sabi mong kingdom, whatever topic, pwedeng magkaroon ng error. Kaya kailangan makita natin yung truth. Ano ba yung katotohanan patungkol sa God's unconditional love? And this is not just a very simple topic. At ang prayer ko, I was challenged to share this. It's really tough to share this, no? Kasi sa totoo lang, ang hirap po talaga pag itong topic na ito ay hindi natin naunawaan ng gusto. Okay?
God's unconditional love. Pag sinabi po God's unconditional love, ito po yung isang pag-ibig na walang kondisyon. Very simple. Masarap pakinggan pag narinig mo ang God's unconditional love. And gaya ng sinabi ko, dapat malaman natin kung ano ba talaga itong God's unconditional love. Kasi po, may mga teaching na kumakalat ngayon about God's unconditional love sa buong mundo. Okay, so in the first place, ako, I want to be honest with you. I'm not here to challenge any preacher, no, lalong-lalo na magkakapatid tayo sa Panginoon. Pero this is just my conviction. That's why I really need to share this unconditional love. Kasi may mga kumakalat ngayon sa buong mundo, no, na mga nagtuturo na dahil may God's unconditional love, walang dahilan para mahalin tayo unconditionally, kaya wala na daw pong mapupunta sa impyerno, lahat mapupunta sa langit. No? Yan ang mga narinig natin mga katuruan ngayon. Kung ikaw po ay yung nagpipreach ng ganyang topic, I am not here to challenge you. No? So hindi naman labanan dito yung pagalingan or contest. But this is just my conviction. Kung ang paniniwala po ninyo ay walang maiimpyerno at walang impyerno, ipagpatuloy niyo po yan dahil yan ang paniniwala po ninyo. I will not challenge you. But of course, as a pastor, I need to share what's in my heart and my conviction. Kasi meron din po tayong mga kaluluwa dito sa CLGF at sa mga ating mga ka-Life Connect. No? We need to understand, ito talagang God's unconditional love. Because I believe that one of the attacks of the enemy is yung attack of error in any kind of topic po na pinag-uusapan po natin. Okay? But we need to know from the Word of God kung ano talaga ang magagawa ng unconditional love na ito. Because when people heard the God's unconditional love, ang pagkaintindi nila dito, unconditional love, pwede ako mabuhay katulad pa rin ng dati. Total, mahal naman ako ng God. Total, may unconditional love naman. So we need to worry. No, we need to worry sa mga ganitong kaisipan, mga kapatid. Kasi hindi po ganun ang tinuturo ng salita ng Diyos na kung saan may unconditional love ang Diyos, kaya patuloy na lang ka mamumuhay na kung saan ay wala sa kalooban ng Panginoon. So ito po yung tatlong gusto ko lang bigyan sa inyo ng katotohanan. Ito yung mga truth. The truth about God's unconditional love. Number one, God's conditional love is always available for everybody. Yan po ay katotohanan. Ang pag-ibig ng Diyos, yung unconditional love niya, ay available for everybody. Parang ano lang yan eh, paano ko ba ito isang magandang illustration, parang vaccine lang yan. The vaccine is available for everybody. Pero hindi lahat gustong tanggapin ang vaccine na yan. But it is available. Same thing with God's unconditional love. It is available for everybody. But it's up to you if you will accept that unconditional love that comes from God. But it's available for everybody because hindi yan exclusive. The unconditional love of God, para naman talaga sa lahat po yan. Binigay na ng Diyos yan at namalinaw sa Bible po yan. But sadly, not people believe in God. Not all people are Christians. Even though it is available, but the truth is, okay, if they don't believe on God, how can they believe on His unconditional love? That's the truth. No, walang problema sa pag-ibig ng Diyos, available naman po yan. But it's up to you. If you will believe on that, and if you will have faith on that. And God's unconditional love benefits everybody. Ano pong ibig sabihin? Meron example sa Bible, sa Matthew chapter 5, about loving your enemy to. Actually, Matthew chapter 5 is about the kingdom culture, and it's about loving your enemy. At sabi dito ni Jesus sa kanyang preaching, then you will be acting like your Father in heaven. This means say, if you love your enemy and forgive them, sabi dito, then you will be acting like your Father in heaven. He makes the sun rise on both and good and bad people. And He sends rains for the ones who do right and for the ones who do wrong. Meaning to say, etong pag-ibig ng Diyos or biyaya ng Diyos ay nagbe-benefit naman in terms sa ganitong klaseng pagkakataon. Katulad ng binibigyan ng Diyos na pagkain, lahat available yan. Nagbe-benefit po tayo. While you are here on earth, everyone here on earth, whether you are a Muslim, whether you are anumang klaseng religion mo, nakikinabang ka sa pag-ibig ng Diyos kasi pag ang Diyos nagpaulan, hindi niya pinipili ito. Kung kanino dadapo ang ulan,
kung kanino dadapo ang araw, hindi niya pinipili ito sa mabuti lang at sa masama lang. Yan ay benepisyo ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Yan po yung mga truth. Amen? So everybody, kahit hindi ka naniniwala sa Diyos, makikinabang ka sa kabutihan ng Diyos kasi nasa earth ka nakatira. Yan ang mga truth po yan about God's unconditional love. And this is the last. Ito po yung gusto ko, ito po yung matindi rito, yung last, yung pangatlo. God's unconditional love is activated, okay? Kaya ako gumamit ng activated kasi available na yung unconditional love pero hindi pa siya activated sa buhay natin. Remember that, mga kapatid. Because God's unconditional love is only activated to those people who are redeemed, who are rescued, and who are people who are restored. Sino ba itong mga na-redeem na ito? Ito yung mga nasa kapangyarihan na nakadiliman, sa kapangyarihan ng devil, ng evil one, sa mundong ito na kung saan simula nagkasala ang tao, may control na ang kingdom of darkness, no? At ang kadiliman sa buhay ng mga tao. At ang tanging paraan lang para ma-redeem ka dyan ay walang iba kung hindi yung ginawa ni Jesus Christ sa buhay po ng bawat isa sa atin. That's why God's unconditional love will not be activated without having Jesus Christ sa buhay po natin. Yes, the truth is, number one, it is available for everybody, but it is not yet activated until such time when you receive your act of faith in receiving Jesus Christ at saan lang siya nagkaroon ng activation sa buhay mo. Because whether you like it or not, without Jesus Christ in your life, you will never experience God's unconditional love sa buhay po ninyo. Hindi po pwede because siya lang po ang may tanging paraan upang malinis po tayo. Kasi po, galit ang Diyos sa kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan, okay? So, katulad yan, meron tayong mga sinasabi lagi na God hates the sin but not the sinner. But let us not forget, it's not the sin who will go to hell, but it's the sinner will go to hell if they will not receive Jesus Christ. At may mga biblical truths po tayo dyan. Ang ganda po na sinabi sa Galatians chapter 3 verse 13, Christ redeemed us. So tinubos tayo ng Panginoong Jesus Kristo from the curse of the law by becoming a curse for us. It is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. And here in our church, we believe that there's only one mediator between man and God, the man Jesus Christ alone. Siya lang talaga ang only mediator. So again, we don't contest other religion. Dahil sasabihin nila, marami pang ibang mediator. But according to the Bible, there's only one mediator between man and God, the man Jesus Christ alone. So tayo po ay tinubos. Dati tayo nasa kapangyarihan ni Satan. At alam naman po natin, Colossians 1 verse 13 to 14, this is one of our favorite verse here in our church. God rescued us from the dark power of Satan kasi nadudun na tayo sa dilim. So pag ikaw ay nasa kapangyarihan pa ng kadiliman, hindi mo ma-access ang unconditional love na yan until sa time na ikaw ay matransfer. At sabi dito, and brought us into the kingdom of His dear Son who forgives our sins and sets us free. Kasi nagkaroon po ng replacement po yan. Tayo, katulad na binasa natin sa Galatians kanina, tayo ay nasa ilalim na tayo ng sumpa. Pag ikaw ay nasa ilalim na ng sumpa, ibig sabihin, nadiktahan ka na. So wala ka na magagawa pag ikaw ay sinumpa na. Pero nung namatay si Jesus sa cross, lahat ng sumpa na yan ay inabsorb niya upang ang sumpa sa atin ay mawala. At yung pag-ibig ng Diyos ay maranasan po natin. Amen? At sabi ng 1 John chapter 5 verse 19, we know that we are from God. This is for believer. Ito yung mga nagkaroon na ng Jesus Christ sa buhay nila. And the whole world lies in the power of the evil one. Sasabihin ng maraming preacher, kasi sinasabi nila lagi na ang mga tao makakaranas lang pag after ng pagkamatay ni Jesus Christ sa cross, okay? Talagang wala na tayong gagawin. Okay ka na mamuhay ng pabanjing-banjing na lang. Pero dito malinaw, namatay na si Jesus Christ, nabuhay na muli itong mga mananampalataya na to. Pero sino yung mga exempted? Yung mga taong naniwala kay Jesus. Itong statement dito sa verse 19 na linaw, we know that we are from God. Sino itong mga to? We are. Sino tinutukoy dito? Ito po yung mga sumunod na kay Jesus Christ. Pero meron ding isang group, and the whole world lies in the power of the evil one. So hindi lang ito,
Hindi sinasabing ano, and the whole nation, and the whole street, buti sana kung community lang. But the Bible is telling us the whole world lies in the power of the evil one. Meaning to say, they are still under the curse. And the unconditional love is not yet activated through their lives. That's why, mga kapatid, dito sa Life Connect, napakahalaga. Hina-highlight natin dito lagi si Jesus, yung kanyang Father in Heaven, Holy Spirit, and the Kingdom of God. Yan lang ang lagi natin binabanggit po dito. We don't put another name. Well, hindi na tayo nagsasama pa ng ibang name. Bukod dun sa Father, Father God, Jesus Christ, Holy Spirit, yan lang naman talaga yung dapat nating bibigyan ng pansin. Well, dahil sila lang talaga ang may kapangyarihan magbigay sa atin ng unconditional love at magbigay sa atin ng paraan upang tayo makabalik. Isa pang truth. Okay? Na gusto kong makita natin. God's unconditional love will not contradict God's word. God's unconditional love will not contradict God's word. Saan natin nalaman ang unconditional love ng God? Sa word pa rin niya. Sa Bible na kung saan binabasa natin. The spiritual book na kung saan lagi po natin binabanggit yan. So kung sa Bible natin nalaman nyo ang unconditional love ng Panginoon, hindi niya kukontrahin mismo yung ng salita niya, yung unconditional love. At yan po ipapatunayan natin ngayong gabing ito. Okay? So yung unconditional love, we knew it from the Word of God. But I want to let you know, God's Word says, ito na, magsisimula na tayo, sinabi ng salita ng Panginoon. Ito po yan. Kasi nandito na tayo sa activation. We need to activate. Because unless we activate that God's unconditional love, we will never understand. And this night, we will pray that God will activate that God, His unconditional love for each and every one of us. God's word says we need to repent. Repentance is the result of true salvation in Christ. Hindi pa pwedeng, yes, available. Gaya ng sinabi ko, God's unconditional love is available. Pero wala kang initiative to repent. Hindi ka magkakaroon ng access kasi you need to make a decision. Hindi pa pwedeng ganun. Kasi nakakatakot po talaga yung topic na ito, na lalo na yung iba na I don't need to repent, mahal ako ng Diyos, kahit na anong ginagawa ko, mahal niya ako. Mga kapatid, kontra po yan sa salita ng Diyos. Gaya ng sinabi ko, God's unconditional love will not contradict God's word. Hindi pa pwedeng labanan ang unconditional love niya. Eh, Pastor, parang unconditional nga eh. Unconditional, yes, we understand. It's available. There's no problem with the word unconditional. It is unconditional, meaning kasi wala siyang hinahanap na condition sa'yo. Pero sinasabi ng salita niya, mga kapatid, ay tayo dapat ay manumbalik sa kanya. Kumbaga sa vaccine, available yung vaccine, hindi pa pwedeng hintayin mo lang yung vaccine lumapit sa'yo. Lumapit ka sa vaccine. Paano ka mababaksin kung hindi ka magkakaroon ng decision na lumapit sa nagbabaksin? Available yung vaccine, pero hindi mo yan mararanasan hanggat hindi ka nagkakaroon ng decision. Same thing with God. Dahil sabi mismo ng Diyos sa kanyang salita. Luke 15:10, in the same way, sabi nga dito, there is joy in the presence of God, God's angels, when even one sinner repents. So, ang linaw na sinabi sa Luke 15:10, na sa langit, mga kapatid, sila ay masaya pag meron isang makasagana na nanunumbalik. Acts 3:19, sabi ito, now repent of your sins and turn to God. Namatay na si Jesus Christ, nabuhay na siya muli. Ah. Kasi may mga teaching din yan nagsasabi na after ng cross, hindi mo na kailangan mag-repent. Yan po ay mga maling katuroan po yung mga ganyan. Eh. Yung pag nung namatay na si Jesus, people need no need to repent. Hindi po. Acts 3.19, nabuhay na po si Jesus dito na muli. Pero ini-encourage pa rin tayo ng kanyang mga disipulo na manumbalik at magsisi sa ating mga kasalanan. At sabi sa Acts 3.19, now repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away. Eh kasi po, makasalanan tayo lahat at ang tanging paraan, manumbalik tayo sa Diyos. Okay, mag-change tayo ng ating direction. We need to come to God. Kailangan ma-reconnect tayo kay God. Kaya nga life connect. Kasi we are disconnected. We need to repent. Mayroon kang gagawin. Number two, receive. Puro R po yan. Dapat tanggapin natin yung tanging paraan para tayo ay makaranas ng God's unconditional love.
God's unconditional love starts with Jesus Christ. He is our big brother. He is our Savior. Siya yung pinaka nauna. Siya yung naging makasalanan. Amen? Siya yung nagkasala para sa atin dahil tayo makasalanan na. Jesus Christ knew no sin but became a sin for us. Yun po ang sabi ng Bible. Kailangan tanggapin natin, kailangan i-receive natin siya. Tingnan niyo po itong John chapter 3, verse 16 to 18. Ang ganda po ng sinabi rito. For this is how God loved the world. He gave His only Son, that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. God sent His Son into the world not to judge the world but to save the world through Him. There is no judgment against anyone who believes in Him. So ang linaw nito ha, there is no judgment against anyone who believes in Him. So pag ikaw ay naniwala kay Jesus Christ, hindi ka kasali dun sa mga huhusgan niya. But anyone who does not believe in Him, listen to this, has already been judged for not believing in God's one and only Son. This is, ito po ay truth. Ito po ay God's word. It will not contradict dun sa God's unconditional love. Eh pastor, unconditional love nga eh, ba't kailangan natin mabilib? Kailangan natin magkaroon pa ng faith. Yes, gaya ng sinabi ko, yung truth, babalikan natin. God's unconditional love is available for everybody. But it will be only activated by believing in Jesus Christ. Pag tinanggay mo yung kaisa-isang dahilan para mahalin ka ng Diyos, kasi hindi na tayo kaibig-ibig eh. Okay? Hindi na tayo kaibig-ibig dahil may kinakasalanan na nakaharap sa atin. Natatakpan tayo ng kasalanan. Pero binurayan ng pag-ibig, unconditional love ng Diyos. Amen? So sabi nga lang John chapter 1 verse 12, but to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. So lahat daw na tumanggap kay Jesus at naniwala sa Kanya pangalan, magkaroon tayo ngayon, naging tunay tayong mga anak ng Diyos. For those people who will receive. So if you will not receive the Son of God, you will never be a children of God. Eh yung children of God, alam naman natin yung salitang God. Ando dyan yung God's unconditional. Dyan tayo na-reconnect. So pag hindi mo tinanggap yung magkoconnect sa'yo, kaya nga life connect. Kasi ang ganda po ng ating usapan lagi dito eh. Ikaw ay marireconnect lang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus eh. Wala nang iba. God's unconditional love. Alam niyo po, meron isang verse sa Bible na gusto kong ipakita sa inyo na kung saan, nung nagkasala ang tao, nalungkot ang Diyos. Nalungkot ang Diyos dahil ang tao ay nagkasala. Sa Genesis chapter 6, verse 6, sabi ng Bible, He was sorry, ang Diyos niyan, He was sorry that He had ever made them and put them on the earth. He was so filled with regret. Nagsisi Diyos eh. Nung nagkasala ang tao, na doon nakakonek sa Kanya, may relationship ang Diyos sa mga tao na yan, nagsisi siya, no, nawala, nag-disobey sila. Yung unconditional love na wala na po sa kanila. Kaya nag-isip ang Diyos ng paraan upang maipakita alam ang pag-ibig niya muli sa atin. Nung binigyan niya ang kanyang bugtong na anak po sa atin, walang ibang paraan. Amen? Romans 5:8, one of our favorite verse, but God has shown us how much He loves us while we were still sinners, that Christ died for us. Yan po yan. God's unconditional love po yan. Nung minahal niya tayo, nung tayo ay makasalanan. Pero, mamaya, mas maganda pang marami pa tayong matututunan. Pagdating sa verse 12-13, sin came into the world through one man, Adam, and sin brought death with it as a result. Death has spread to the whole human race because everyone has sinned. So, nasaan yung pagmamahal ng Diyos dito? Bakit nag-spread yung kamatayan? Sa lahat ng tao, sabi dito, as a result ni Adam, death has spread to the whole human because everyone has sinned. Lahat tayo nagkasala. So yan ay maliwanag na sinasabi ng Diyos. There was sin in the world before the law was given. But where there is no law, no account is kept of sins. Verse 19, and just all people were made sinners as the result of disobedience of one man, in the same way, they will all be put right with God. Ito na po yung matindi. In the same way, they will all be put right with God as the result of the obedience of the one man, Jesus Christ. Nung tayo ay tinanggap natin si Jesus Christ, dun lang nag-activate yung God's unconditional love.
Kaya hindi natin pwedeng sabihin walang maiimpyerno. Eh yung mga katuroan na ganyan na walang maiimpyerno, imposibleng may maiimpyerno dahil God's unconditional love, hindi po 'yan nag-jibe sa salita ng Panginoon. Malayo po 'yan. Napaka ano po 'yan, nakakatakot po ng mga katuroan na ganyan. So hindi lang kailangan mo i-receive, kailangan meron din rebirth. Ito yung tinatawag natin born again. Ang mismong galing kay Jesus. Dito natin makikita yung binasa natin, for God so loved the world. Bago niya sinabi yun, Jesus answered, I'm telling you the truth, no one can see the kingdom of God without being born again. So paano yung unconditional love? Kung hindi ka pa naboborn again, paano ka makakapunta sa kaharian ng Diyos na literal? Or eternity? O paano ka makakapasok sa kaharian ng Diyos? Sinabi po ng word of God yan. Kung hindi ka na naman nanampalataya at hindi mo na kailangan ng born again experience, paano ka makakapasok sa kaharian ng Diyos? Kontra na agad yan sa God's unconditional love. Hindi ko na kailangan maborn again kasi unconditional love naman ni Lord. Hindi po ganun eh. It will contradict to His word. Maglalaban po yung unconditional love at saka yung word ng Panginoon. At sa pagtanggap mo at pagkaroon mo ng born again experience, ito po yan eh. Yung pagtanggap natin kay Jesus, tayo ngayon ay nasa kaharian na ng Panginoon, tinanggap niya tayo ng Diyos, ikaw ay nakaintindi ng pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo siya, nireceive mo siya, hindi lang nagkaroon ka ng born again experience, rebirth, and this is the last. Pag ikaw ay na-born again experience at tumanggap kay Jesus, meron po yan result. Hindi pwedeng wala pong result dahil sinabi rin po ng Word of God na pag ang isang tao ay nakipag-isa na sa Diyos, magbabago po siya. So hindi pwedeng meron kang unconditional love tapos walang nangyayari sa buhay po natin. Uulitin ko, parang vaccine na naman yan eh. Pag yan inactivate mo sa buhay, sa katawan mo, tsaka mo lang makikita yung result. It's available. Vaccine is all over the place. But you will never know its result and its effect until sa time na tinanggap mo yan sa katawan mo. Same thing sa Lord. Hindi pa pwedeng malaman mo yung resulta niyan. Hindi mo malalaman yung God's unconditional love without receiving, without born again experience, at walang result. Okay? Result is very important. Yun ang magiging basihan natin. Hindi pa pwedeng basihan natin yung alam ko lang yung unconditional love. Dapat may resulta po sa buhay natin. Sa pagkain nga, may result eh. Diba? Sino naniniwala na may result yung mga kinakain mo? No? Sa maling desisyon nga, may result. Sa pangtanggap mo ng God's unconditional love, dapat may result po yan. Ang nakaintindi ng God's unconditional love ay may result po yan ng pagbabago ng buhay. Kasi nakakalungkot ngayon, maraming relationship na kung saan sinasabi natin, okay lang tong relationship na ito na ipagpatuloy, kahit hindi kami kasal, importante, may God's unconditional love, nagmamahalan kami, hindi pa rin pwede. Dahil sabi ng Panginoon, mahalaga ang kasalan sa Panginoon. Hindi mo pwedeng kontrahin yung salita ng Diyos. Eh may God's unconditional love, that's why it's okay na magkaroon ng same-sex relationship. Unang-una dahil mapagmahal ang Diyos. Kukontrahin na naman yan yung salita ng Diyos. Dahil mismo yung Diyos na may unconditional love, siya nagsabi, ayoko magsama ang parehong gender. Ayaw ng Diyos po yan. Kaya magkukontra po eh. Hindi pa pwedeng magkontrahin ng Diyos ang sarili niya. Dahil pag naintindihan mo yung God's unconditional love, may result po yan. Ano yun? Sa pagtanggap mo ng God's unconditional love, may mangyayari po sa buhay po natin. Ano po yung result? New life. Nung naintindihan mo yung God's unconditional love, nagkaroon po ba tayo ng new life? And I'm not saying perfect life, but new life, because we cannot be perfect. But it is so evident, at it is we will have a clear result according to God's word. By receiving Jesus Christ, magkakaroon tayo ng new life. Colossians chapter 1, verse 6 to 10. Medyo mahaba-haba lang po itong mga babasahin natin sa susunod. Pero basahin po natin kasi ito yung magbibigay ng linaw po sa atin. Dahil ang sagot po ng lahat ng yan ay nasa salita ng Diyos. Sabi po dito sa Colossians 1:16, 1 verse 6 to 10, okay? Nung sinabi ni Paul sa mga taga-Colossians na kayo ay dating nasa dilim at nasa kaliwanagan, bago niya sinabi yan, ito muna yung nabanggit niya. Sabi rito, the good news is spreading all over the world with great success. It has spread in the same way among you. Ever since the first day you learned the truth about God's wonderful kindness, so naintindihan nila, no? Yung kabutihan ng Panginoon,
from our good friend Epaphras. He works together with us. He works together with us for Christ and is a faithful worker for you. He is also the one who told us about, ito po niyan, tinan po niyan, he was the one who told us about the love that God's Spirit has given you. So naintindihan nila yung love na binigay ng Spirito ng Diyos. We have not stopped praying for you since the first day we heard about you. In fact, we always pray that God will show you everything He wants you to do. Tinan niyo po ito. God will show you everything He wants you to do and that you may have all the wisdom and understanding that His Spirit gives. And then, verse 17, then you will live a life. Ito po yung matindi dito eh. Nung nireveal yung pag-ibig ng Diyos, pagdating sa verse 10, then you will live a life that honors the Lord. Yan po yun. Pag na-receive mo na yung unconditional love ng Lord, may revelation ka na dyan, magkakaroon ka ng buhay na kaaya-aya, na gusto ng Panginoon. Then you will live. Okay? Dahil hindi natin kayang mamuhay ng kaaya-aya sa Panginoon. Pero resulta po yan ng pag-ibig ng Diyos. Okay? So kung iintindihan po talaga natin yung God's unconditional love, we will have results sa buhay natin. Sabi ng verse 10, then you will live a life that honors the Lord and you will always please Him. And you will always please Him by doing good deeds. You will come to know God even better. May result. A person who understood God's unconditional love will never be the same again. There will be changes in his life. Magkakaroon na siya ng desire na gusto ko na yung gawin na yung gusto ng Diyos. Ha? No? Kaya natutuwa tayo dun sa mga nakaintindi ng God's unconditional love. Nabago talaga sila eh. Walang imposible. Pag na-invade ka ng God's unconditional love, magbabago ka. So, hindi pwedeng ang mindset natin, ay may God's unconditional love naman. Kaya magpapatuloy muna ako sa aking mga kalokohan. Total, may God's unconditional love naman. So, taliwas po yan. Error po ang ating pag-iintindi dyan. Pag meron tayong understanding about the truth of God's unconditional love, it will change our life. Colossians 1. Inulit na naman yan pagdating sa Colossians chapter 3, verse 10 to 14. Sabi po rito, each of you is now a new person. Ayun na, you are becoming more and more like your Creator and you will understand Him better. It doesn't matter if you are a Greek or a Jew, if you are circumcised or not, you may even be a barbarian or a Scythian, and you may be a slave or a free person, yet Christ, yan na naman, is all that matters and He lives in all of us. Verse 12, nabanggit yung love dito, God loves you and has chosen you as His own special people. So be gentle. Yan yung result. Tinan niya po yung result, ha? Dahil mahal tayo ng Diyos, tinawag niya tayong own special people, so be gentle, kind, humble, meek, and patient. Put up with each other and forgive one another who does you wrong, just as Christ has forgiven you. Love is more important than anything else. It is what ties everything completely together. Ang ganda ng sinabi ng verse 10 eh. Each of you now is a new person. Those people that encounters the love of God, meron pong resulta po ito. Amen? Isa pa, Romans 12 verse 1 to 2. Sabi rito, dear friends, God is good. How many of you believe that God is good? So I beg you to offer your bodies to Him as a living sacrifice, pure and pleasing. That's the most sensible way to serve God. Don't be like the people of this world. Okay? Kasi po, ang mundo, iba yung mga namumuhay sa makamundo. Iba, kasi tayo lahat namumuhay sa mundo. Pero iba naman yung namumuhay kang makamundo. Kasi pwedeng nasa mundo ka, pero ang pamumuhay mo ay pamumuhay makalangit, hindi makamundo. Sabi rito, don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Then, at ito yung sinabi po rito, verse yung susunod, then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Ito po yung mga nakaintindi ng kabutihan ng Diyos. Kaya sabi rito, no, offer your body, this is that our true worship sa ating Panginoon, yung tunay na pagsamba.
na talaga meron tayong desire to do what God wants us to do. Yung talagang karapat-dapat sa kanyang harapan. Romans 12, this is our last verse for tonight. Romans 12, verse 9 to 10. Sabi dito, be sincere in your love for others. Okay? Ito po yung mga namumuhay sa love ng Diyos, ha? Be sincere in your love for others. Hate everything that is evil and hold tight to everything what is good. Love each other as brothers and sisters and honor others more than you do yourself. These are the people who encountered the love of God. Lahat tayo makasalanan. I am not a perfect pastor. Magkakamali pa rin po ako. Lahat tayo nagkakamali rito. Pero makikita natin that God is really changing our lives because of His unconditional love. Because if we will encounter God's unconditional love and will our life will be still the same at walang nangyari, baka hindi natin talaga tunay na natanggap at naintindihan at naranasan yung God's unconditional love. Mga kapatid, kasi po may result po talaga pag naintindihan mo yung truth about God's unconditional love. Ang mundo po ay pwedeng mamuhay sa kasinungalingan. Dalawang pagkaintindi sa God's unconditional love. Isang truth and isang error. Pag error ang pagkaintindi mo sa God's unconditional love, walang changes na mangyayari sa iyo. Walang magandang, walang pagbabago sa mangyayari sa ating buhay. But the Bible po ay napakalinaw, anyone po na nakaintindi ng pag-ibig ng Diyos is now a new person. May result. So the question is, ang tanong pa lang maganda, how do you know if God's unconditional love is activated in your life? Ang magandang sagot po dyan, hindi yung, kasi kahit nagkakasala ako, ramdam ko yung pag-ibig niya at patawad siya. Mas magandang sagot dyan, kasi binabago niya ako at tinutulungan niya ako magawa yung mga bagay na kaaya-aya sa harapan niya. Kasi hindi natin kayang gawin yung mga bagay na yan. Wala pong magaling na tao magsasabing, kaya kong gawin ito yung kabutihan. Yan po ay sa resulta lang ng pag-ibig at biyaya, yung unconditional love ng Lord sa atin. Siya lang po ang ikakayanan magbago po sa atin. That's why God is giving us a chance. Sabi nga ng God eh, sa kanyang salita eh, ayaw ng Diyos na may mapunta sa kapahamakan. But God's desire is for everybody to repent and to go back to Him upang walang mapahamak na mga buhay. Life Connect is about connecting to God. Kung tayo po ay nakakonect sa God through Jesus Christ, and there is no other one that can connect, reconnect us to God, but only His Son, Jesus Christ. At kung ikaw po yung nanonood na yan ngayon sa gabing ito, na hindi yung hirap ka magbago sa iyong buhay, natatakot ka sa iyong buhay, alam mo yung pag-ibig ng Diyos pero namumuhay ka pa rin sa mga bagay na kung saan ayaw ng Panginoon, naghihirapan ka. This is about time for you to be reconnected to God once again by the power of His Son, Jesus Christ. Gaya ng intro ko kanina, God's unconditional love is available. God's unconditional love is everybody, for everybody. Pero hindi siya mag-activate hanggat wala kang tamang pananampalataya sa kanyang bugtong na anak. At ang tumbo, ito pong anak ng ating Panginoong Ama ay walang iba kundi si Jesus Christ na kung saan wala na po siya sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay nakabalik na sa ating Ama. Ibig sabihin, it's already been done. It is finished. All you need to do is to put your faith and trust in Him upang yung unconditional love na yan ay magkaroon ng activation sa buhay mo. Because that is the only reason and the unload of the only thing upang ang unconditional love ng God na ito ay maranasan mo. Amen? Kasi wala na eh. Pag wala ang anak niya, ang mundo ay condemned na gaya ng binasa po natin kanina. But because of Jesus Christ, that is the truth of God's unconditional love. Nawa po ay nagbigay po ito ng malinaw sa ating mga buhay kasi po lumalaganap na po ang mga nagtuturo ngayon na nakakatakot na impyerno ay hindi para sa mga
ang impyerno, walang mapupunta sa impyerno. Pero sinabi rin po ng salita ng Diyos na malawak daw ang daanan patungo sa kapahamakan. At sinabi ng Bible, not anyone who calls to me Lord, Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. We need Jesus Christ, and if you accept Jesus Christ, magkakaroon po yan ng result sa ating buhay. Amen? Isa sa mga paraan para ikaw ay malaman mo na ikaw talaga ay naka-receive ng love ng God. Sabi ng Bible, the perfect love of God casts out fear. Ano yun? Fear of judgment. Kung ikaw ay takot pa sa paghusga ng Diyos sa'yo, feeling mo may impyerno ka. Kung yung feeling mo mamaya mamamatay ka, hindi ka secured. You need to experience God's perfect love because the perfect love of God casts out fear. Yung mga taong takot pa sa judgment, sila po, mga kapatid, yung hindi pa nakaka-experience ng perfect love of God sa buhay po nila. At ako lang naniniwala, once you experience the perfect love of God in your life, talagang may resulta po yan. May resulta po mangyayari. Magbabago po tayo. Kasi unang-una, hindi po natin kaya magbago. Kaya po yung mga Ten Commandments na yan, inabolish na po yan. Finulfill na din ni Jesus Christ para sa atin. Kasi hindi po talaga natin kaya. Those commandments is for us to realize that we cannot do it, that we cannot accomplish it. Only God can do it for us. Amen? He gave the perfect sacrifice, His only Son. And if you want to accept Jesus Christ, you are not accepting kung sino-sino sa buhay mo ngayon, kung hindi si Jesus Christ lang. Ulitin mo lang itong panalangin na ito na aking sasabihin upang makaranas ka sa Panginoon. Ako naniniwala, kung ikaw ay nanonood, we cannot limit the power of God in your life. I believe by the power of His Holy Spirit to reveal the love of God, lalong-lalo na Valentine's pa naman ngayon. No? We celebrate Love Month, etc., etc. Pero marami pa rin tao na patuloy pa rin sa kasalanan. Diba nga, buti nga may pandemic ngayon eh. Dahil pag Valentine's Day, lagi nakikita ko sa Facebook, dahil may Valentine, grabe, may earthquake na naman sa Pasig, may earthquake na naman sa Santa Mesa. Bakit? Kasi puno daw yung mga motel. Yun, kasi nga, they celebrate love. Mga hindi kasal, nag-iimoral sa loob, may mga asawa, may kasamang iba sa loob, they celebrate love, mahal daw sila ng Diyos. Hindi po nagbago buhay, hindi nila naintindihan ang God's unconditional love. Mali po yun. Dahil pag naintindihan mo ang God's unconditional love, hindi ka sasali sa earthquake. Hindi ka sasali sa mga intensity na yan. Diba? Kasi nga ang mundo, nabulag po sa totoong pag-ibig ng Diyos. Nakakalungkot din, no? Minsan mapapanood mo sa TV, yung mga, don't get me wrong, don't get mad at me. May mga kaibigan po ako, mga, syempre, yung mga sinasabi natin gay community, mga lesbian. Pero may mga kaibigan din po akong lesbian na binago ng Panginoon. Na dati, they have their relationship with the same woman. Ngayon, nag-asawa na po sila. Praise the Lord. Hindi ko nasasabihin. Dati, nagbabanta ko, may mga kabanta ko na ang babae vocalista ko, nagkaroon din ng girlfriend. Pero ngayon, may asawa na. May mga kaibigan din ako na may ka-relationship silang lalaki, lalaki sa lalaki. Nung nakilala pag-ibig ng Diyos, amen, sila ngayon ay nagbago na. Kasi po nagkaroon ng result. Amen? Nakakalungkot lang yung mga napapanood ko sa YouTube na yung mayroong mga lalaki, naghahalikan sila, nakapako sa krus, ganyan. Tapos, sasasabihin nila, God loves us. Tapos naghahalikan, lalaki sa lalaki. That is not from God. That it contradicts the Word of God. Meaning to say, their lives did not change. If you experience God, grabe pong ginagawa ng Lord ngayon. I can sense in my spirit that this video will help a lot of people to understand, to realize the truth of God's unconditional love. It's not too late, friends and loved ones. Mahal tayo ng God lahat. Ang problem kasi natin, minsan kaya nagiging big deal, kasi minsan ang concentration natin, laging LGBT, laging mga gay. Alam niyo po, lahat po ng kasalanan, dapat mabanggit natin eh. Hindi lang yan eh, pagsisinungaling. Yung lahat po yan, puro dagat-dagatan, apoy po ang pupuntahan yan. Idolatry, lahat po yan eh. Same po yan, hindi lang po yung pagiging same-sex relationship. Lahat po, basta kasalanan.
mga kapatid, ayaw po ng God. Pero nakakatuwa nga yung God's unconditional love. Nung tinanggap natin si Jesus, ang nakikita na ng Diyos sa akin, yung kanyang bugtong na anak na hindi na tayo. Okay? Pero hindi mo rin siya pwedeng gamitin. Ah, si Jesus na nakikita, kaya pwede na ako magpumalpak, pwede ko nang gawin to, total, si Jesus na hindi pa rin. Wala pa rin pagbabago ng isip, wala pa rin pagbabago ng heart. Kasi pag ang tao nagkaroon ng brand new life, meaning to say, we will have a brand new desire. Yes, we have struggles. Hindi ko po sinasabing walang temptation, may temptation, we have struggles, pero meron na tayong sa heart natin na, Lord, we want to please you. Nababother na tayo eh. Pag tayo nagkakasala, nalulungkot na tayo eh. Hindi na tayo mabigat na sa ating kalooban, mabigat na sa ating conscience. Kasi, andyan na yung pag-ibig ng Diyos sa atin. That's why it's not too late. If you are a drug addict, if you are anumang klase, kapatid, na kasalanan, it's not yet too late. You can receive God's unconditional love right now by the power of His Son, Jesus Christ. Makapangyarihan po ang bugtong ng anak ng ating Panginoon Diyos. And if you are ready to accept Jesus Christ in your life, at gusto mong magkaroon ng living in Father's environment at ma-reconnect ka muli sa ating Amang nasa langit, just repeat this prayer after me, kapatid. Sabi mo po ng ganito, Panginoong Ama, ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa ko. Linisin niyo po ako, Panginoon, ng inyong kabanal-banalang dugo sa gabing ito. Tinatanggap ko ang Panginoong Yesus sa aking puso, sa aking buhay. Lord, salamat dahil minahal mo ako. Kahit na anong klaseng kapangitan na meron ako, kahit gano'ng kadumi ang aking buhay, minahal mo ako, Panginoon, at pinatawad mo ako. Sa oras na ito, Panginoon, inaanyayahan kita sa puso ko na maghari sa aking isipan, sa aking buong pagkatao. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon, dahil natagpuan mo ako sa panahon na ako ay makasalanan at marumi. Salamat po, Panginoon, sa unconditional love mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpe-pray. Lord, we thank you, God. Salamat unang-una doon sa kaliwanagan ng iyong mga salita na kung saan ang tunay na nakaitindi ng pag-ibig mo ay nagkakaroon ng resulta, pagbabago ng buhay sa kanilang mga isip, pagbabago ng decision, O God, maa-apekto lahat yung decision-making namin, lalong-lalo na sa aming spiritual life. I pray, O God, that this life connect, Lord God, which is we are promoting your kingdom, not religion. I pray that many people will be reconnected to you, O God, that you will use this live streaming, O God, so that maraming tao ang makabalik muli sa iyo. Panginoon Diyos, kawawa po ang mundong ito. Ito po ay nasa ilalim na ng kadiliman. Pero salamat dahil sa mayamang mong pag-ibig sa iyong kapangyarihan ng iyong dugo. Kami ay tinubos mo, nilinis mo, at nilipat mo kami ngayon sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus. Thank you, Father, for lavishing us with your love, and we will love others the same. In Jesus' name, Amen and Amen.